Hi guys! Today is April 30, 2020 and nandito ulit tayo sa may kusina namin sa likod, sa Dirty Kitchen, dahil today I will try to cook. Yes, first time ko actually magluluto ngayon and ang iluluto ko is carbonara. Ilang araw na akong nanonood sa YouTube ng mga, ayan, mga videos kung paano gumawa. And actually, medyo walang tiwala sa akin si Mami at si Daddy. Pero pinilit ko sa kanila na kaya ko. And ayan nga, ang kakailangan nilang naman natin na recipe is madali lang. Slay cream. Tapos meron kaming carbonara style na spaghetti sauce. Del Monte yung may gawa. And kakailangan din ng mushroom. Kailangan din ng bacon, syempre. Tapos kailangan natin ng spaghetti pasta or kung anong pasta man yung gusto nyong gamitin. Kailangan din natin ng cheese at kailangan natin ng salt and pepper and butter. Yun. Bali, hindi ko alam kung papakita ko sa inyo yung pinakapaggawa ko kasi syempre, first time so medyo nakabahan ako. And I will try my best naman para makita nyo kung ano yung gagawin ko. At sana maging successful kasi sabi ko kay Mami, pinagtataman na nila ako. Sabi ko, sige kayo kapag masarap yung gawa ko ah. And pansin nyo, baka na ano kayo dito, didistract yung sanasan ako. Pimple patch lang yan. Kasi laka nung tigyawad ko, tapos parang may pus siya. Eh, hinahawak-hawakan ko. Kaya nilagyan ko na dahil baka lalo pang lumala kapag hindi ko nilagyan. So, ayun guys. Actually, pakita ko sa inyo. Nahiwa ko na yung bacon natin into tiny pieces. Pati yung mushroom. And pati na din yung white. Ay, white onion pa pala guys. Kailangan natin ng white onion. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina. Pakita ko sa inyo. Ito yung bacon natin. Ito naman yung onion. Tapos, ito yung ating mushroom. Actually guys, pwede din kayong gumamit ng ham. Pero sabi ko okay na yung bacon. And meron pa actually natira pero hindi ko na niluto lahat. Dahil yung pasta naman namin is hindi buo. Ayan. Kalahati na lang yata ito. Kasi nung gumawa si Mami nung spaghetti nung nakaraan. And hinihingal ako kasi ang init dito sa labas. So ang gagawin ko muna ngayon is ipiprito ko muna to. Gagawin natin crispy itong bacon. So babalikan ko na lang kayo mamaya guys. Ayan guys, nagpakulo na ako ng pan natin para ipiprito muna natin yung ating tawag doon bacon. Tapos dun sa kabila, nagpapakulo ako ng tubig dahil para maluto na rin natin yung pasta. So, ito yung bacon natin. Yan. So, iluluto na natin siya. Yung bacon, masarap yan pag ano siya, crispy siya. So, i-crispy ko siya, guys. Pero kayo, kung gusto niyo yung medyo hindi crispy, okay lang naman. Actually, bakit ko ba sinasabi? Hindi naman to tutorial dahil ano ako, pro. Ano pa lang po ako, noob. At magta-try magluto dahil sa mga kabagutan ngayong quarantine. Pero at least, may natulong naman dahil, ayan, kahit pa paano eh, sinusubuhan ko ng magluto. Sana masarap. Yan guys, tuto na yung ating bacon. Crispy na siya. Yan, tingnan niyo yung tsura niya. Actually, tumikim na ako. Nilagay ko dito. Kaya alam kong crispy na siya. So, pinatay ko na yung kalan and lalagay na natin siya dito sa lalagyan. Yan dito. Para mawala yung mantika niya. Tapos, set aside na lang muna natin siya. Crispy bacon. Yay! Set aside muna natin. Ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. So, pwede na nating ilagay yung pasta. Lalagyan ko lang siya ng konting asin. Pero hindi ko na siya lalagyan ng mantika. Kasi, sabi ni Mami, kahit hindi naman na daw. Yan, lagyan natin siya ng konting asin. Tapos, lagay ko na yung pasta. Okay guys, so mainit na to. So, pwede na nating ilagay yung ating onion. Bago yun, lalagyan muna natin siya ng butter. Yun yung magiging mantika na lang natin. So, yan. Lagyan ko lang siya. Lagay ko na yung white onion. Yung white onion lang guys, ha. Ilipat ko lang kasi dito yung mushroom kanina.
saute lang natin siya, guys. Hanggang mag-translucent na siya. Yan, guys. Okay na to. So, pwede na nating ilagay yung ating mushroom. Kayo, kung lalagyan nyo ng ham, yon, sabay nyo yung ham sa mushroom. Pero ako, di na ako naglagay ng ham. So, yan, lalagay ko na yung mushroom. Cook for about 2 minutes siguro. Siguro, hindi sure. Pero ayun, dun sa mga napanood ko, 2 minutes daw. Kaya sinusunod ko lang po. So, after 2 minutes, lo-lower na natin yung heat. Sa napanood ko, susundin natin siya kasi kapag di ko sinunod, baka pumalpak. Ayan. Na-lower ko na po yung heat. Lalagay na natin yung ating carbonara sauce at yung ating all-purpose cream. Lagay na natin yan. Imutin natin kasi sayang. After nun, ito naman yung Del Monte Carbonara style. Meron kami. So, lalagay ko rin yan. Luin muna natin siya. Low heat na lang to, guys. Pwede na natin siyang lagyan ng salt and pepper. Yan. To taste lang. Depende sa inyong mga taste bud. So, lagyan natin siya ng konting iodize. Lagyan din natin siya ng pepper. Black pepper. Kasaluin natin. After nyan, depende sa inyo kung gusto niyo pa siyang lagyan ng cheese. Pero ako, ang gagamitin ko is yung quick melt. Quick melt na cheese yan. Nag-hati lang ako. Kasi hindi ko na siya kailangan i-grate dahil quick melt naman yun. So, matutunaw siya dito. Ito siya, lagay na din natin siya. Ganitong karami ilalagay ko. Ilalagay ko na siya. Matutunaw naman dito to dahil quick melt to. Pero kung Eden yung lalagay nyo, kasi diba cheddar cheese yun, make sure na i-grate nyo para sure na matutunaw. Okay? Okay. Dito yung nagbo-boil na siya. So, lalagay ko na yung bacon natin. Yan, guys. Di ko lalagay lahat. Magtitira ako pang toppings. Konti lang lang magtitira ako para pang design lang mamaya sa plating. Saluin na natin. Yan, guys. Tapos na. Luto na to. Hinalo ko na yung bacon kanina, diba? Tapos hinalo-halo ko lang. Yan. Medyo lumapot na siya. Hi, guys! So, katatapos-tapos ko lang. Tama ba? Kakatapos-tapos ko lang magluto. Nagpahinga lang ako ng konti. Ay, hindi. Nag-ano pa pala ako? Nag-urong. Ay, ano nga pala, naghugas ng plato kasi sa Bulacan nga lang pala gamit yung urong na word. Hindi nila alam yun sa ibang lugar, mami. Alam mo ba yun? Okay. Hindi nila alam yung word na urong sa ibang lugar. Okay. Ang alam lang nila, hugas ng plato. Comment kayo, guys, sa baba kung tama. Kasi alam ko talaga sa Bulacan lang yung word na urong. Ayun, naghugas ako ng mga plato after. Tapos, nagpahinga ako kasi nakakapagod pala magluto. Ano comment mo sa akin, mami? May sinasabi sa akin si mami kanina. Hindi, natuto ka na. Nagluluto si mami ng ano ngayon maruya. Alam nyo ba yon? Alam naman siguro nila yon. Hindi lahat alam na. Sa Bulacan lang ba yon? Ito oh, yung... saging na saba na may... Paano ba yan? Ano, paano siya nagkakagano? Oo, yung... Harina. Harina, nalagyan ng tubig. Tapos nalagyan siya ng asukal. Yung iba, mami, di ba yung pag niluluto, kasama na yung asukal? Eh, hindi maluto. Kami, ginagawa namin, hiwalay na lang, sasaw-saw mo na lang siya dun sa asukal. Nakakatuwa din na na-try kong magluto, pinabayaan nila akong mag-isa. Hindi nila ako tinulungan, kasi sabi ni daddy kanina kay mami, tulungan daw ako. Kasi nga baka daw kung ano mangyari. Sabi ko, ayoko, ako bahala. Di ba, mami, sabi ni daddy, tulungan mo ako. Sabi mo, kaya mo. Kaya mo naman. Ayun, nagawa ko naman. Nakapagod nga lang, mainit. Nagligpit pa ako dito sa may kusina. Ano, yun yung naitulong na ano sa akin quarantine. Kasi sa sobrang bored ko, wala talaga akong magawa. Nangingialam ako palagi, gusto ko may ginagawa. O kaya yun, nung mga nakaraan, nagsasearch ako ng mga luto-luto. Tapos, nanonood kasi ako ng mga video sa TikTok. Kasi sa TikTok, ang dami, may mga food videos din pala doon. So, na-curious ako. Kaya,
nakita ko kasi may ingredients kami na pang carbonara. Yung sauce na binili namin ni Mami dati na, sabi ko kay Mami, Mami, mag-carbonara ka. Eh, di ba, Mami, hindi ka naman marunong. Hindi siya marunong kasi nga hindi siya mahilig sa carbonara. Ang kumakain lang ng carbonara, ako sa kasi Daddy. Pero ang niluluto palagi dito sa bahay, spaghetti. Yung carbonara, nakakakain lang kami kapag handaan o kaya minsan pag kumakain sa labas pag nire-request ko. Pero ako lang kumakain nun kasi si Mami ayaw niya talaga, hindi siya mahilig. Pero yung ngayon daw, titikman niya daw yung luto ko, sabi niya. And ano pa ba? Yun nga, at least kahit papaano may mga natutunan ako ngayong quarantine. Pero swerte nga ako kasi, di ba Mami, yung ibang tao, ano tawag dun? Yung nahihirapan sila sa sitwasyon ngayon. Ay, sanay naman ikaw sa bahay. Hindi, I mean, yung katayuan nila sa buhay. Ay, hirap talaga yung ibang tao ngayon. At least ako, ang problema ko lang ngayon, bored ako, wala akong magawa, natuto akong magluto. Yung iba talagang namang problema sila ngayon kasi nga mahirap yung buhay ngayon. Walang trouble, no work, no pay. Yung mga, ano, mga magulang na walang trabaho, wala. Kaya swerte nga tayo. So, yun, kaya nga lagi kong pinagpe-pray, saka lagi ko din sinasabi sa inyo na pag-pray natin na matapos na ganyan, kasi marami talagang apektado. So, ayun guys, mamaya na lang update ko kayo, pahinga ko muna konti, tapos titikman ko din yung niluto ko. Papatikim ko din kila Mami, tapos tingnan natin kung ano yung sasabihin nila. Ayan guys, ito na yung finished product natin. Lagay ko lang siya sa platong maganda and medyo inayos natin yung plating para talaga naman nakakataham siyang tingnan para sa pang thumbnail. Ayan, maganda yung picture na makikita nyo. Ito na yung ating finished product. Nilagyan ko pa siya ng cheese kasi yung una kong pinakita sa inyo, di ba kanina, is bacon lang yung nakatopping sa kanya. Naisipan ko, lagyan ko siya ng cheese sa ibabaw. Ayan, kita ba? Ayan. So, papatikim ko na to, haluin ko na to. And actually, ako pala muna yung unang titikim. So, wait lang, kukuha ko ng tinidor. Wala pala akong tinidor dito. Dadagdagan ko pa siya ng sauce, guys. Wait, wait, wait. Ay, sagbabalik ako. Yan, di na siya dry kasi konti siguro yung lagay kong sauce kanina. Dahil for picture purposes only lang naman yun. So, ayan na. This is it. This is taste test time. Tingnan natin kung pwede ba akong magluto or... I don't know. Pero pwede ko masarap kasi tinikman ko naman yung sauce kanina. Siyempre, iba yung lasa niya kapag hinalo mo na siya sa pasta. Okay guys, this is my first bite. Siyempre, lagyan natin ng may bacon tapos may mushroom para masarap. Yan. O, tingin sa akin yung aso namin. Yan, game na. 1, 2, 3. Ang sarap. Parang ganito yung mga... Parang ganito yung mga carbonara na natitikman ko pag sa mga birthday yan, ganun. Sa mga cater, yung mga naka-cater, yung, di ba? Karaniwa kasi nun sa mga debut na inattendan ko, carbonara yung pasta na hinanda. Ganito yung lasa. Masarap kasi, nilagyan natin siya ng cheese. Kasi di ba, nilagyan ko na siya ng cheese kanina. Nung niluluto yung sauce, tapos ngayon naglagay pa ako ng cheese nung hinahalo na natin siya. Sarap, sobrang cream. Kita nyo naman kung paano ko ginawa. Pinakita ko actually lahat kung paano ko ginawa yung carbonara. So, kung gusto nyo, itry sa mga bahay nyo. Yan, try nyo para malaman nyo na. So, ayun guys, magbabalik ako mamaya, papatikim ko na to kay la Mami and tikman natin kung ano yung sasabihin nila. Nitikman na ni Mami, ayaw niyang magpakita kasi nakaano lang siya, nakapangbahay lang siya. So, yan. Pakinggan na lang natin guys yung ano, yung comment niya. May lawang pa yung bibig niyan, masarap. Ano yung lasa niya? Well, sa mga ano, mga handaan na puntahan natin, ganito lang pala.
Sabi ko sa inyo eh, ganyan yun eh. Sinabi ko mga din cater sa kanila kanina eh, sa mga cater ka, kung ganyan na ganyan yung carbonara na nalalasahan ko. Ito lang siguro ginagawa nila, no? Opo. Yung palibasa nga, hindi ako, sabi ko sa inyo, kumahiling. Saka di ka naman nagluluto ng ganyan talaga. Hindi ako nagluluto. So, next na lasa target natin is si, ano, si daddy naman papatikman natin. Dami mo nang nasusubo ah. Sarap ah. Sarap. Sarap. Bacon. Eh, ano namang masasabi mo na first time kong magluto niyan? Yung kinalabasan ng first na luto ko talaga na as in luto. You're very good. Natuto ka mahusay. Ano kaya sunod kong iluto sa susunod? Ha? Ulam naman na ulam. Ulam burger. Ulam. Ulam naman. Kasi yan, pasta nakapagluto. Mag-anong ka, maghanap ka ng pwede. Yan, magsa-search-search na ulit ako sa mga YouTube. Luto ka, hamunado. Mahirap yatong iluto yun. Yung matamis na hamunado. Hindi, pwede mo naman hindi bilog yun. Yan. So, ayun guys, wait lang. Kay daddy naman tayo next. Okay, dali natin kay daddy guys. Daddy, bangon. Tikman mo. Hi ka sa vlog. Ano gagawin ko? Titikman mo, tapos sasabihin mo sa akin kung ano yung comment mo. Hi ka! Ano muna? Sigurado masarap to. Masarapan nga si mami eh. Parang hirap silang magbigay ng bad comments guys kasi may nakatapat na comment sa akin. Pero masarap naman talaga. Ubusin ko na to. Hindi pwedeng tira ko pa sa inyo to. Ano siya? Ano masasabi mo sa lasa niya? Ayos naman, eh, siguro pinanood ka naman sa YouTube kung paano ka nagawa ito. Kung yung mga ingredients ito, nailagay mo naman ng maayos. Lahat ng ano, ginaya ko lang. Tinikman mo din naman. Eh, sabi nga ni Mami, ganyan daw yung lasa ng mga carbonara sa ano eh. Pag yung sa mga cater. Kakainis! Ha? Carbonara yan! Hindi ba spaghetti to? Carbonara. Carbonara yan. Hindi, okay. Masarap. So yun lang guys, yung para sa video ko na to, actually, kanina pa kami tapos kumain. At busog na busog kaming lahat dito. Ako, ang dami kong nakain na carbonara. Si Mami, medyo marami din. Kasi nagluto pa siya kanina, di ba, ng maruya. Pinakita ko sa inyo. Si Daddy. Mami, di ba si Daddy pinakamaraming nakain? Kasi inubos niya Mami, na yung bigay ko. Tapos kumuha pa ulit siya ng isang platong malaki. Isang plato na puno. Nagustuhan. Masarap kasi. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At natutuwa ako kasi first time ko yun, kala ko nga medyo magiging fail. Medyo nape-pressure nga ako kanina yun nung nag-umpisa ako kasi sabi ko, look, kapag di masarap to, baka pagalitan lang ako nila mami kasi masasayang lang yung niluto ko. Pero buti na lang, masarap at nagustuhan naman nila. Try nyo sa mga bahay nyo kasi pinakita ko naman yung mga ingredients at kung paano yung gagawin guys, diba? Pwede nyo rin siyang ano, i-improve. Pwede pa kayo magdagdag ng ibang ingredients like ham para maraming laman yung sauce nyo. Ingat kayo palagi. God bless ating lahat. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you in my next video. Bye guys!